Let us open our Bible on Psalms 23, verse 1. Praise the Lord. The Lord is my shepherd, I shall not want. Yes. So, ang Panginoon ang ating pastor at hindi ako magkukulang. Anong ibig sabihin? Kung siya ang ating pastor, ang Panginoong Diyos, ang personal na nagpakatawang tao para lang tayo ay liwanagin at tubusin, sagipin upang mabalik sa Kanya at magabayan hanggang sa ating kamatayan. Siya yung ating pinaka-pastor na magligtas sa atin, magabay sa atin, at maghatid sa atin sa dakilang kaligtasan. Hindi tayo magkukulang sa Kanya. I shall not want. Kumplito, kumplito ang Kanyang ginawa sa atin na pagliligtas. At tinapos niya talaga ito. It is complete and it is furnished. Kaya wala na tayong kulang para sa ikaliligtas dyan sa Kanya. Kaya dyan sa Kanya mabubuo ang ating kaligtasan at hindi magpakailanpaman magkukulang. Kaya mapalad tayo pag tayo nakapokus sa ating buhay na Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya pagtibayin natin ang ating pagkilala kay Jesus. Bakit kailangan natin kilalanin si Jesus? Para makilala natin yung ating pastor ng ating kaluluwa, shepherd of our soul. Bakit? Kasi unang-una, wala na siya dito sa physical. So meron siyang tinatawag na mga apostles, meron siyang tinatawag na mga servants na gagawa instead of him. Yung sinasabi dyan, be reconciled unto God in Christ instead. Imbis si Kristo ang haharap sa tao sa mundong ito para ma-reconciled ang tao sa Diyos. Yung mga lingkod ng Diyos ang magtayo para gaganap sa gawain ng Diyos. So dapat kilalanin natin si Kristo para malaman natin kung yan ba na tumatayo sa inyo ay tama ba ang kanilang ginagawa sa pag-shepherding, sa pag-gabay sa inyo, mga tupa ng Diyos. So, kung kilala natin ang pamaraan ni Kristo at hindi natin makita kahit paman sa tumatayo sa inyo na nagsisilbing pastor sa inyong kaluluwa at hindi nababatay sa taong iyan, taliwas, may karapatan kayo umiwas sa Kanya, lumayo sa Kanya. May karapatan kayo na huminto na sa pagpakinig sa taong iyan kung taliwas ang Kanyang gawa at Kanyang sinasalita sa nag-iisa na shepherd sa buong mundong ito na siya lamang ang totoo na ating tagapagligtas. Kaya, ano ang Kanyang ginagawa as our shepherd of our soul? Basahin natin. Isaiah 40, verse 11. Praise the Lord. He shall feed his flock like a shepherd. He shall gather the lambs with his arm and carry them in his bosom, and shall gently lead those that are with young. Yan. Madadama mo yung care ng iyong kaluluwa. Madadama mo yung pag-iingat ng iyong kaluluwa. Madadama mo yung kanyang matatawag nating paano kanya pakainin, paano kanya proteksyonan, paano kanya gabayan. Yan man yung trabaho ng shepherd. Maaga pa lang binubuksan na yung turil
kulungan nila. Nangunguna yung shepherd doon sa labas para sumunod yung mga sheep. At sila ay dalhin doon sa kumpay, pakainin. Pagkatapos ng pakain, dalhin sila doon sa river para painumin. Pagkatapos, proteksyonan sila. Pag merong makikitang matatawag nating mananakumal o lubo o leon, handa siyang magbigay sa kanyang buhay para sagipin lang yung kanyang mga tupa. Ganun ang Panginoong Diyos. He will feed His flock like a shepherd. Papakainin niya ang kanyang mga tupa katulad sa ginagawa ng pastor na nagpapastol sa mga tupa. So, ganun ang batayan natin sa ating kaligtasan dyan sa ating Panginoong Diyos. Ano pa? Na ang kanyang pag-iingat sa ating kaluluwa ay katulad talaga sa isang shepherd. Ano talaga ang totoong shepherd? Basahin natin. Ezekiel 34:11-12. Praise the Lord. For thus saith the Lord God, behold, I will both search my sheep and seek them out, as a shepherd seeketh out his flock in the day that he is among his sheep that are scattered. So will I seek out my sheep, and will deliver them out of all places where they have been scattered in the cloudy and dark day. Yan. Salamat tayo sa Panginoong Diyos dahil ginampanan niya ang kanyang concern sa atin na mga tao sa sanglibutang ito. Alam mo, hindi lang sa iilan, hindi lang sa pinipili ng Diyos kung sino ang gagawa niya ito. Ginagawa niya ito sa lahat ng mga tao. Kaso may mga tao din talaga na hindi pumapansin sa care ng Diyos sa kanilang kaluluwa. At minsan, mas malakas pa ang paniwala nila sa kadiliman. Ayaw nilang magsisi, ayaw nilang tumalikod sa kasalanan, ayaw nila. Pero ang Panginoon hindi huminto sa paghahanap. Kaya nga sinabi dyan, for thus saith the Lord, behold, I will both search my sheep and seek them out. Nahanap niya ang mga nawawala. As a shepherd seeketh out his flock in the day that he is among his sheep that are scattered. Pag sinabing scattered, nawala na sa turil, nawala na sa kanyang puder. Going astray. Anong danger dyan sa tinatawag na going astray, scattered? Vulnerable yan sa mananakmal, devourer, like bear, lion, lahat, hyena, leopard, tiger, lahat ng mga matatawag nating devourer. Pag scattered ka, wala kang shepherd, you are helpless. Kaya ang ginagawa ng ating Panginoong Diyos, tinatawag niya ang mga nag-go astray. Binibigyan niya ng sakit para makaalaala sa kanya. Binibigyan niya ng problema para lalapit sa kanya. Para makilala nila na meron silang shepherd, meron silang savior. Kaso ang ibang mga tao, matapos matulungan sa kanilang physical or material necessities or sicknesses, palikod na sila sa kanilang totoong shepherd of their soul. Babalik na naman sila sa go astray. Babalik na naman sila sa bisyo, babalik na naman sila sa worldliness, babalik na naman sila sa kamunduhan. Yun yung sinabi ni Lord Jesus Christ, di ba sampo kayo na pinagaling sa ketong, bakit isa lang ang bumalik sa pagbigay kalugod-lugod, kaluwalhati sa Diyos? Saan na yung 9? Wala na. After they were healed.
by Jesus. Yan ang huwag nating gawin sa buhay natin. Kailangan pag tayo ay nakita na ng Panginoon, nabalik na tayo sa kanyang flock, manatili ka na dyan. Kasi papakainin ka ng Diyos, hindi ka pagugutumin. Bantayan ka ng ating shepherd of our soul. Ga-guide ka niya hanggang makarating ka kahit naman sa kanyang kaharian. Saan niya hinahanap? So will I seek out my sheep and will deliver them out of the all places where they have been scattered. Saan sila na scattered? Saan sila nawawala? In the cloudy and dark day. Sa maulap at sa madilim na araw. Ibig sabihin yan, ang sanglibutang ito, pag sinabing araw nga, pero dark naman, cloudy naman. Yan yung shadow of death. Yan yung shadow of sin. Yan yung shadow of under the wings of Satan. Dark and cloudy. Nasa ilalim ka ng kasalanan, nasa ilalim ka ng kamunduhan, nasa ilalim ka ng deception ni Satanas, doon ka niya kukunin. Yan yung buhay natin noon. We are before in the cloudy and dark places. Subalit gumawa ang ating Panginoong Jesucristo ng paraan paano tayo masagip sa ating matagal nang pinapailaliman. Bakit dark and cloudy? Dahil sa diablo. Dahil kasinulingan. Dahil turo na salungat sa turo ng ating Panginoong Jesucristo. Kahit may mga simbahan tayo noon, pero ang mga turo, salungat sa katotohanan ng Shepherd of the Soul, which is the Lord God Almighty, which is Jesus Christ. Salungat. Nung una, mananambatay ng mga Diyos-Diyosan, pinagbabawal pala ng Diyos. Nung una, mahilig tayo ng mga kalayawan, pinagbabawal pala ng Diyos. So yung ating pinanggalingan, cloudy and dark, walang kaliwanagan. Pero hinanap tayo ng ating Panginoong Diyos, kinuha tayo doon, inilagay tayo sa kanyang, binalik tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. At igagabayan niya tayo, papakainin niya tayo sa kanyang mga banal na salita para hindi na tayo magugutom sa ating kaluluwa at hindi na tayo manglulupaypay, hindi na tayo ma-deceive ng deceiver ng sanglibutang ito. Yan si Kristo. Yan ang Diyos na ating shepherd. His objective, His mission, His purpose to shepherd us is to save us from iniquity, from sin, from lies, from deception of Satan. Yun ang purpose ni Jesus Christ. Basahin natin. John 3:17. Praise the Lord. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Yes. Yan ang kanyang main objective, to save us. To save us from the sinful living. To save us from all lies of Satan. To save us from the deception of Satan. Para tayo iligtas. Ngayon, nagbibigay ang ating Panginoong Jesucristo ng hint or ng matatawag na information na merong matatawag sa sanglibutang ito na impostor or false savior, false Christ, mag-ingat tayo, or false shepherd. Mag-ingat tayo dyan. Na hindi tayo mabiktima dyan. Kaya, we have to identify Jesus, the true shepherd. And we have to be alert to the false shepherd. Na, alert tayo sa false shepherd. Baka mahulog tayo dyan, ma-deceive tayo dyan. Basahin natin.
John 10, verse 1. Praise the Lord. Verily, verily, I say unto you, he that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber. Yan. Meron ding nagpapastor, pero iba ang kanyang objective. Siya'y magnanakaw. See? Pag sinabing magnanakaw, kukunan ka ng importanteng bagay sa buhay mo. Kukunan ka ng kaligtasan, kukunan ka ng kung ano yung hinanda ng Ama natin lahat sa langit na lumalang sa atin bilang iridiro. Kukunin sa iyo yung inheritance mo. Kukunin sa iyo yung blessedness mo. Kukunin sa iyo yung glory galing sa Diyos. Yan si Satanas. Yan yung kanyang objective. Paano natin malaman? Sabi ni Lord Jesus, hindi dumadaan sa pintuan. Sino ang pintuan? Si Lord Jesus Christ. Kung may nagpapastor sa atin, sa kaninuman mundong ito, na hindi pamaraan ni Kristo at pamumuhay ni Kristo ang ginagawa, magnanakaw yan. Magnanakaw yan. Puno yan ng kasinulingan. Puno yan ng deception. Mag-take advantage yan sa mga kaluluwa ng mga tao for his own gain. Yan ang totoo na dinescribe ni Lord Jesus Christ. Hindi pa nangyayari ang mga pangyayari sa sanglibutang ito. Matagal na yan sinabi ni Lord Jesus. Kaya ang tao kasi, minsan, hindi na nila iniintindi at inuunawa, binabantayan yung mga warnings na binibigay ni Jesus Christ. Kaya marami pa rin nabibiktima. Marami pa rin nalilinlang si Satanas na nagpapanggap na shepherd sa sanglibutang ito. Kaya we have to identify the genuine, the true shepherd. Ano ang ways niya? Anong pamamaraan niya? At kinakailangan we must be aware ano yung binigay niya sa atin na hint na ito ang tandaan ninyo. Pag meron kayong pastor na dumaan sa ibang daan, hindi sa pintuan, magnanakaw yan. Si Jesus Christ is honest. Nandiyan sa kanya yung honesty. Pero kung pamaraan ng pastor, deception, pangluloko. Tingnan mo yung mga alleged kay Kibuloy. Hindi naman ito natatago. No? Hindi kay kinukrucify natin si Kibuloy. Ito lang ay isang aral sa atin lahat. Ano ang mga workers niya ginagawa niya? Deception. Magpapanggap ng bulag. Magpapanggap ng pulubi. Magpapanggap na self-supporting sa pag-aaral. Pero lahat yan, hindi totoo. Para lang makapera. So tinuturuan mo yung mga membro mo, paano mandaya? Paano magsinungaling? Deception. O di ano ngayon ang mga alleged sa kanya ngayon? Ang dami niya palang. Alleged lang ha. Hindi pa naman ito convicted eh. Dami palang mga babae na niloko niya. Kung sakali mang totoo yan. O di hindi yan ang daan, hindi yan ang pintuan, hindi yan ang ginawa ni Kristo. Si Jesus Christ never molested even a single maid dito sa Bible. Wala. Never siyang nag-impostor na nagturo sa mga disciples na, oy, kayo magpakabulag-bulag kayo, ikaw magpapulubi ka, pang maglimos ka doon. Ito yung kota ibigay ko sa iyo. Hindi yan. Pag yan ang nakita niyo, hindi yan ang pintuan, hindi yan ang pinakita ni Kristo, magnanakaw yan. Magnanakaw yan. See?
Kaya, yun ang purpose ni Satanas. Kaya, ingatan natin masyado yung ating kaluluwa. Huwag natin itong pabasta-basta. I-check natin sino talaga ang true shepherd. Walang iba, si Jesus Christ. Lahat ng mga tao na naging pastor sa sanglibutan ito, na ang paraan niya ay paraan ni Jesus Christ. Paniwalaan niyo yan. Sundin niyo yan. Kasi padala yan ni Lord Jesus Christ. Pero kung ang daan niya, hindi siya dumaan kay Jesus, na siya ang pintuan, dumaan siya sa bintana, kung saan-saan siya, magnanakaw yan. Ihatid ka niyan sa impyerno. Magnanakaw eh, mawala yung kaligtasan mo. Basahin natin, ano pa? John 10 verse 10. Praise the Lord. The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Yeah. Dito, dalawa dito ang nakasulat. Si Jesus Christ at yung kanyang sinasabi mismo, yung magnanakaw na nagpapakapastor. The thief cometh not but to steal. Anong purpose niya? Nakawin niya ang dapat sa iyo. Ano yung dapat sa iyo na manamanahin mo sa Ama mo sa langit na lumalang sa atin lahat? Kaharian ng Diyos. Nakawin niya yan. Ibig sabihin yan, hindi mo yan maangkin. Bakit? Kunwari lang, maangkin mo, pero ililid ka sa ibang direksyon. Dahil ang purpose niya, for his gain, for his pleasure. Kunwari lang ba, na pastor, pero ang motive niya, paano niya makuha yung advantage, gain, pleasure mula sa mga tupa. Magnanakaw yun. Killer yun. E paano mo mag-guide yung mga tao kung ikaw mismo matatawag natin na nandyan sa'yo ang lahat ng deception, nandyan sa'yo lahat ang greediness, nandyan sa iyong lust of the flesh, nandyan sa iyong lust of the eyes, nandyan sa iyo ang pride of life, pakyaw mo na lahat. Paano kay guide yan sa kaharian ng Diyos? Eh, ang sabi ang Bible eh, that is of the world, that is of Satan, that is not of the Father. The world passeth away and the lust thereof. But whosoever do the will of God abideth for ever. Eh, sino pa palang naghayag ng will of God dito sa mundo? Di ba si Jesus Christ? Tinuro niya yan sa atin. How to do the will of God. Naalala niyo si paraan ni Judas Iscariot. Kunwari, concerned siya sa fundings para sa gawain sa ministry, yung pala ilalagay niya lang sa sarili niyang bag. Noon pa yan, may mga corruption na. Noon pa yan, may mga tinatawag na gain sa sarili. Pero ang approach, akala mo godly, akala mo righteous. Sabihin pa niya na, ay, sayang naman itong perfume na ito. Eh, sana itong perfume na ito, bininta na lang yan at ibigay sa pobre. Hindi niya alam, yung perfume na yun, ginawa ng babae para kay Jesus. Dahil iba ang kanyang motibo, hindi totoo para kay Jesus. Hindi para sa kapakanan ni Lord Jesus Christ. E alam mo yung pabango na yan. Anong ibig sabihin yan? Pag nagbuhos ka ng pabango para kay Lord Jesus Christ, ang ibig sabihin yan, you are like spreading the gospel of God, which is sweet-smelling savor in the name of Jesus. Eh, yung isang tao, si Judas Iscariot, nagpakunwari pa na sayang daw
ibinta na lang sana, ibigay sa pobre. Pero sa totoo, hindi siya concerned sa ministry. For his own gain yun, basahin natin. John 12:6. Praise the Lord. This he said, not that he cared for the poor, but because he was a thief and had the bag and bare what was put therein. Yan, yan. Isa yan, si Judas Iscariot. Tingnan mo. Di, kinuha siya ng diablo. Mismo si Jesus Christ, bininta niya for 30 pieces of silver for his own gain. Eh, anong napala niya sa 30 pieces of silver? Wala. He committed suicide. Satan took him. Why? His heart do not belong to Christ, but belong to his own greed, carnality. Haharbisin ka talaga ni Satanas. For to be carnally minded is death. Sa kaya, marami tayong aral na makukuha sa nangyayari ngayon sa sanglibutang ito. Matindi ang mundong ito. And we are not exempted of that. Praise the Lord. Hindi tayo dito nagsasabi para you appear good, you appear clean, and they are dirty. No. Hindi yan. That is not our motive to say these verses. But this is to give us clear understanding to identify the true shepherd and the thief para ma-identify natin. Bantay tayo lang talaga. Huwag tayong magkumpiyansa sa sanglibutang ito. Huwag tayong mag-isi-isi. Ano pa ang kanilang mga makikita natin na madi-discern natin na ways ng mga magnanakaw na ito? Basahin natin. Isaiah 56:11. Praise the Lord. Yea, they are greedy dogs which can never have enough, and they are shepherds that cannot understand. They all look to their own way, everyone for his gain from his quarter. Yan. So, para ma-identify mo at ma-identify natin whether that is true shepherd or false shepherd, malalaman mo bakit ang false shepherd, they are doing in their own way, not the way of Jesus, not the example of Jesus. They have their own version. Di ba maraming mga pastors ngayon pag lumalaki na yung kongregasyon, pumapasok na sa politiko o politika. Gamit lang yung mga converts dahil marami na, pwede nang gawing mga voters magtakbo sa politiko. Si Jesus Christ pilit ditong gawing hari. He refused. Because his aim, his motivation to the people of the world is to bring them to the kingdom of God. And his kingdom is not here on earth. And he has no interest of politics. Amen. Maraming mga pastors ngayon, ang inclination ng kanilang buhay pumapasok na sa politics. Tumatakbo na ng government offices. But Jesus never did such way. Hindi niya ginawa yan. Bakit? Greedy dogs pala yun. Kahaman sa kapangyarihan. Which can never have enough. Hindi na lang magkontento kung ano yung inilagay ng Diyos sa buhay nila to appreciate and to continue till death. Hanap pa ng mas mataas pa in their own way, hindi sa way ng Panginoong Diyos. They are shepherds that cannot understand. No? Mga pastor sila na hindi makaunawa.
Walang pangunawa. Pagsabing walang pangunawa, hindi lumalakad sa lakad ni Kristo. Hindi lumalakad sa ways ni Kristo. They have their own way. They all look to their own way. Believe sila sa sarili nilang pamaraan. Nanalig sila sa sarili nilang pamaraan. Hindi nila ginamit ang paraan ni Kristo para sila ay gagawa para kay Kristo. Hindi. In their own way. Everyone for his gain. Puro lang carnality. Puro lang sa sarili. Wala nang kapakanan ng mga anak. Sa mga membro, wala na. Bahala kayo magdusa, basta ako, hayahay ako. Tinan mo yung kapatid natin dito na may mga kapatid dyan, na membro niya. Kawawa. Nawala ng bahay, nawala ng mga ari-arian. Grabe. Hindi man lang tinulungan, hindi man lang pinipray para giginhawa ang buhay. Pero katakot-takot. No, ang dami ng mga membro dyan. Minsan meron tayong membro dito na buy and sell ng sasakyan. Meron siyang nabili ng sasakyan na umiiyak. Masakit man sa puso ko, ibenta ko ito ng murang-mura. Kaso may babayaran ako sa aming simbahan. Pilit talaga. Dahil binibigyan sila ng kuta. Pag hindi na hindi ka nakabayad, sabihin ka kagad may iimpirno ka. See, bahala na maghirap yung mga membro. Basta gain nandyan sa kanya. Ayan ang mga sinyalis. Sinyalis yan. Gain from his quarter. Hindi lang gain sa pera, gain pa sa laman. Sinasamantala ang mga tupa na naniniwala. Tulad ko, pastor ako, lalapit kayo sa akin. Kung kainin ko yung laman ninyo, samantalahin ko kayo. Dahil meron na kayong tiwala sa akin. So, isa na rin yun na for his own gain, samantalahin ang mga membro. Sirain ang mga membro. Yan ang tandaan natin. Hindi yan ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. At galit ang Diyos sa kanila na gumagawa niyan. Paparusahan niya ng Diyos. Basahin natin. Ezekiel 34:2 hanggang 4. Praise the Lord. Son of man, prophesy against the shepherds of Israel. Prophesy and say unto them, Thus saith the Lord God unto the shepherds, Woe be to the shepherds of Israel that do feed themselves. Should not the shepherds feed the flocks? Ye eat the fat, and ye clothe you with the wool. Ye kill them that are fed, but ye feed not the flock. The disease have ye not strengthened, neither have ye healed that which was sick, neither have ye bound up that which was broken, neither have ye brought again that which was driven away, neither have ye sought that which was lost, but with force and with cruelty have ye ruled them. Yan. Against ang Panginoong Diyos dyan. This is the quality of a shepherd over Israel whom God hated. And it is being described. Woe to the shepherds of Israel that do feed themselves. Should not the shepherds feed the flocks? Ibig sabihin yan, the flocks are neglected being fed with the nurture of God. They are not really feeding the souls of the flock, but they are asking the flock to do anything as long they could get money and to be given to that greedy shepherd.
Inakayod ng kalabaw. Kayod-kalabaw ang mga membro. Hindi inayos yung kanilang spirituality. Hindi gi-fix yung spirituality. Feeding them the Word of God. Hindi yan. Puro lang warning, puro lang babala, puro lang pananakot. Magsikap kayo. Maghanap kayo ng pera. Maghanap kayo. Yung pala, para lang sa kanyang own purpose. Hindi para sa Panginoon. See? Yung mga, alam mo, meron tayong membro dito na ang Papa lumipat doon. Nagkasakit, wala man lang nagbisita na membro nila to comfort. Namatay, wala man lang nag-preach doon sa pamilya. Wala ka ng silbi, basura ka na sa kanila. Ganun. Ha? Nung napakinabangan ka pa, part ka sa body of Christ doon, pagkatapos nung inutil ka na dahil masakitin ka na, wala man lang nag-comfort, wala man lang nag-pray, wala man lang hanggang namatay ka, wala man lang nagbisita. They are not looking for the benefit of the salvation of anyone. Hindi. Kaya, si Jesus ang ating sundin. Ang ways ni Jesus ang sundin natin. Praise the Lord. Yun ang dapat nating sundin. At ang kanilang pag-roll by force pa. And with cruelty. See? Makita ninyo? By force, with cruelty. Anong cruelty? Parang matawag nating yung taskmaster sa panahon ng Egypt na lahat ng mga trabahante with cruelty ang kanilang pagpatrabaho sa pinapatrabaho sa kanila. Walang kindness man lang, wala man lang care, wala. Cruelty. That is how that is being described sa mga nangyayari ngayon sa panahong ito. Ano pa? Magturo ka ng banal na salita ng Diyos. Ikaw naman pala mismo, lumalapas tangan. Magturo ka ng kabanalan, ikaw walang kabanalan. Magturo ka ng may takot sa Diyos, ikaw walang takot sa Diyos. Magturo ka sa kalinisan, ikaw mismo gumagawa ng karumihan. Basahin natin. Romans 2:21. Praise the Lord. Thou therefore which teachest another, teachest thou not thyself? Thou that preachest a man should not steal, dost thou steal? Yan. Ikaw na nagtuturo sa iba. Hindi mo tinuruan yung sarili mo. Ikaw na nagpipreach na huwag magnakaw. Ikaw mismo nagnanakaw. Nag-preach ka na huwag kang lumakad sa laman, lumalakad ka sa laman. Nag-preach ka na avoid fornication, avoid adultery, gumagawa ka ng fornication, gumagawa ka ng adultery. So, yan ang mga tanda ng magnanakaw. Hindi yan true shepherd ng ating buhay na Diyos. We are not exempted of that. You can have the privilege to seek the true shepherd. Praise the Lord. Kasi kaluluwa mo, kailangan kilatisin nyo mismo yung pastor ninyo. Kilatisin ninyo ng gusto. Tingnan nyo ng from head to foot yung kanyang buhay na ipinapakita sa inyo. May karapatan kayo na magsuri sa nagdadala ng Word of God. Kasi importante yan. That is very important yan sa kaluluwa mo. Kung yan ba ay gumagawa sa gawa ng true shepherd na si Jesus Christ. Kung yung dinadaanan niya ba is pintuan talaga. And Jesus is the door. Kaya, let us be careful. Praise the Lord. Let us be prayerful. Let us be guided
by the true shepherd. Last verse, ano pang meron dyan? Ezekiel 22:27. Praise the Lord. Her princes in the midst thereof are like wolves ravening the prey to shed blood and to destroy souls to get dishonest gain. Yan. Tingnan mo. Parang mga humahanap ng masisila. Umapatay. Sumisira ng mga kaluluwa. Kumukuha ng ganansya by dishonesty. Lahat puro deception na ang ginagawa. See? Ano yung makatayo ka ng malaking kingdom dyan? Makatayo ka ng malaking compound, makabili ka ng mga maraming properties. Dishonest gain naman ang iyong pinagkukunan yan. Wala yan. That is rubbish. Basura yan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. So, lahat tayo, mag-ingat tayo. Si Jesus Christ ang batayan natin sa totoong shepherd. Praise the Lord. Para yung mga shepherds, kung tawagin na mga naglingkod sa Diyos, pag yan ay nagtapat sa Kanya, tatanggap sila ng gantimpala from the chief shepherd sa Kanyang pagbalik. Lahat naman ng mga shepherds na nagsira sa Kanyang karangalan, nagsira sa Kanyang pangalan, nagsira sa Kanyang gawain, tatanggap sila ng parusa sa Diyos. Against ang Diyos sa mga shepherds na yan, na mga greedy, looking at their own gain by dishonesty and looking for their own lust. So, isa lang ang good and true shepherd, and that is Jesus Christ. Siya yung ating batayan sa lahat ng mga pastors sa mundong ito, kung saan tayo makinig, saan tayo magpapailalim para hindi tayo iligaw ng landas. Jesus said, the blind lead the blind to the ditch. See? Kaya si Kristo ang ating batayan at siya ang ating wisdom, knowledge, understanding. Yung mga sinabi ni Jesus, sino man ang shepherd dumaan sa hindi sa pintuan, magnanakaw yan. Pero yung dumaan sa pintuan at nililid niya ang mga sheep niya at pinapakain niya at binigay niya ang kanyang buhay para sa kanilang kaligtasan, yan ang totoong shepherd. Siya ang shepherd na totoo. Tayo na mga shepherds dito, siya yung ating sundin. At kayo naman, tingnan ninyo ng husto ang nagpapakain sa inyo sa kaluluwa. Baka ravening wolves yan. Baka saklawin kayo niyan. Samantalahin kayo niyan. Ganun yan. Kaya to God be the glory, let us follow the true shepherd para wala tayong kapahamakan na balang araw darating sa buhay natin. But it is a certain, it is a sure salvation, genuine salvation from Jesus Christ alone. Praise the Lord! At parangalan natin ang pangalan ni Jesus, mapuri at maluwalhati ang Diyos sa ating buhay lahat. Huwag natin itong hayaan makapasok ang kaaway. Patuloy tayo sa landas na ipinakita ni Kristo na halimbawa sa atin. Follow His steps. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.